What is up guys, no? And we are back, and syempre panibago na namang video. At kung hindi nyo napapansin, napakalupit nung mask ko guys, galing nga pala kay Ass Babe yan. And shoutout kay Ass Babe sa pagpapadala ng mga goods nila. And yun, super gagandahan ako sa mask nila guys. So nakikita nyo yan, dang, gagamit ko sa EK sa Sunday. Woo! Super quality ang mask nila. Huwag nyong kakalimutan mag-subscribe sa akin. Syempre updated kayo sa ating mga vape reviews, no? At syempre may clue na kayo kung ano ang re-review natin ngayon. Ass Babe Hita Inc. Bam! So super lupit ng pad na to guys, and a huge shoutout sa kanila. Make sure na like nyo yung Instagram nila, or kung may Facebook page man sila, lalagay ko lahat ng socials nila sa description. May ongoing giveaway sila, alam ko. Kung gusto nyo sumali, bang, sali lang kayo doon. So yun, alam nyo na, simula na itong video. Cue the intro! Wah! So yun, bago ang lahat, cloud check muna tayo ng ating Hita Ink. Ang nakuha ko nga pala ng design sa kanila, yung may panda tsaka yung emo kung ano yung nasa gilid. Dragon ata yun. So cloud check na, makikita nyo kung gaano kalakas yung pad na to, gaano ka-satisfying gamitin. Quality yung flavor, and syempre yung cloud production niya. Quality yung mesh coil na ginawa nila dito. Nasa tier siya nila Geek Vape. Tingin ko mas maganda pa nga. Baga nag-i-stand out talaga yung juice nyo. Kung ano yung nakasanayan yung juice, akala nyo yun na yung lasa nun. Pero hindi guys, kapag na-try nyo yung mesh coil nila, may mas isasar pa ang juice mo. So yun, tama na pambobola. Brief description tayo guys. Battery nga pala nito guys, built-in battery siya. 1,500 mAh. Sobrang laki ng battery niya. Sa gantong size, napakalaki na nung 1,500 mAh. 100 grams yung bigat niya. Quality talaga yung dating. Pagka pagdating sa mga pad, ito yung ano, pangyayamanin type na mga pad guys. Yung mga pang-conversation starter na pads. And syempre, may kasama na siyang RTA or parang cartridge kumbaga. Dalawang OCC guys. Isang 1 ohm at saka isang 0.3 ohms na OCC sa loob ng box. Adjustable airflow siya guys. Demagnet nga pala yung RTA niya dito sa mod. Pag nag-click siya guys, boom, hindi siya malalaglag kahit anong alog mo. Capacity nga pala ng tank nila is 3 ml. So madami-dami na siya guys. Grabe talaga, aesthetically pleasing siya. Super cool niya tingnan. Para kang badass, lalo na kapag suot mo yung mask nila, no? Type-C charging port siya guys. So fast charge to. And super simple lang ng UI niya. OLED screen with colors. Siyempre, gusto natin yung may kulay. Yung iba kasi dyan naglalabas ng mga screen-screen dyan. Hanggang ngayon, wala pa rin kulay. 2020 na, lagyan nyo ng kulay yung mga OLED nyo dyan. Dalawa nga pala yung variants niya, guys. Di ko alam kung ilan yung graffiti type. Kasi para sa akin, graffiti type yung ganito. And yung isa naman yung simpleng matte black lang. Tulad na itong itsura na to. Bang, simpleng matte black lang siya. And para sa akin, mas nagustuhan ko yung ganito. Alam nyo, mahilig ako sa black. Pero kakaiba tong mod na to guys, as in nag-stand out talaga siya sa crowd. Tingin ko mas trip ko na to ngayon, lalo na with the matching masks, no? kung mag-a-avail kayo guys, dahil new normal na tayo, kung bibili kayo ng ganito guys, isama niyo na yung mask nila. So yun, punta na tayo sa close up neto. Let's go! So yun guys, welcome dito sa unboxing XP natin. So may kita nyo, dalawang box ang pindala sa atin ni Ass Babe. Itong isang to guys, ano lang to, plain black lang yan. Ito yun. So yun, papakita ko sa inyo yung unboxing experience neto. So ang difference siya guys, kapag may ink siya dito or graphic, kaya nga tawag dito guys, Hita Ink. May ganyan siyang graphic, sabihin yung design ang mukuha mo. Dito plain black lang. So tabi na natin to. Ito bubuksan natin ngayon. Mamaya na natin to. Ultimate unboxing experience yan guys. Bang, Ass Vape. Ganyan sa loob. Front and back part. Tapos pag binuksan nyo, bang. Ito makuha yung quality certificate card guys. Yung Instagram nila, may pag-giveaway nga pala sila. So check them out guys. Check nyo yung, check yan guys. So Ass Babe official, and follow nyo na din sila. So next natin itong user manual. Dito muna tayo sa box na to. Syempre type C charging cable, and sa loob kung tayo makikita ang extra OCC guys, and drip tip tsaka mga O-rings. Sa box nga pala na ito guys,
same na same lang siya nung sa black. Para sa akin guys, ito yung pinakanagustuhan ko sa kanila, yung ink. Dahil may ano talaga siya. Ito, embossed talaga yan guys, makaramdaman nyo. So yan, para makita nyo na maayos yung graphic nila guys. And sana nakuha ko yung matte black na frame. Samahan natin titignan yung RTA nila. Parang ano lang siya guys, Vupu. May kasama na siyang ganito. And may OCC na din siya. Check na natin ulit yung mod natin guys. Ang maganda sa kanya, may airflow control siya guys. So may kita niyan sa loob, may slots dyan sa loob. Oh. Bang. Susuot nyo tong ano na to, ngipin na yan, doon mismo. And bang, makakontrol nyo yung airflow niya. Ang maganda dito guys, basic na basic lang. Wala ka nang masyadong intindihan. 5 clicks to turn on. 1, 2, 3, 4, 5. Bang, alabas na yung logo nila. Hita. And syempre, hanggang ano siya? 40 watts. So wala siyang 3 clicks guys. And more on power lang talaga siya. 40 watts. Wala kang 3 clicks yan. Di mo na siya maiiba. Malalock mo siya. Bang. Instant talaga guys. Pagkapindot nyo ng power button and plus. Instant. And ma-unlock mo din siya. Instant unlock din siya. Wala lang siyang notification na nag-unlock siya. Pero nag-unlock na yan agad. Pag pinindot nyo naman itong power button tsaka minus button, magbubura na agad siya ng puff counter. So yun. Papakita ko nga pala sa inyo yung mga isa pa nila pinadala. Is ito, RBA Toolkit. Ito maganda sa kanila, sa RBA Toolkit nila. May kasama na silang OCC na pang RBA mismo. Mapakita ko sa inyo yung loob. No? Bubuksan natin yan. And may kasama, may spare L-screw na sila. Tsaka mga spare grab screws. O, tapos O-rings. Tapos yan. Pagbubuksan nyo to guys, iikutin nyo lang. Tapos yan, dyan na kayo makapag-build ng mga single coils nyo. Tapos, hindi pa yan guys. Sa pagkagandaan dyan, may kasama na silang 510 connector talaga mismo ng mod. Ayan, 510 connector nila guys. Adjustable pin yan, di-screw lang yan. So, ganito yung itsura niya guys. Sakaling malagyan natin siya na atomizer. Boom! Tingnan nyo. Sobrang ganda niya tignan. Para sa akin, cool tignan dito mga 24mm atomizers. And syempre, basta sa inyo kung gusto nyo gumamit ng 22. Pero para sa akin, swak na swak yung 24mm. So yung straight lang na ganyan. Para symmetrical talaga dun sa katawan niya. So pagtatanggalin nyo at atakin nyo lang to guys. So ayun, halos tapos na tayo sa up close na itong mod na to guys. Super pogi niya talaga. And kung gusto nyo mag-avail nyan guys, check nyo lang yung Aspect page. No, lalagay ko na lang yung mga links dyan sa ilalim. So yun, gusto tayo sa up close natin. Let's go back up top and let's vape it! Doon na tayo sa pros and cons. Sa pros guys, pinaka nagustuhan ko sa kanya yung design niya. Yung mga graffiti type niya. And syempre gustong gusto ko din yung matte black niya. Super simple lang. Pwede mo ternohan ng na RDA na black siguro. Mas mag-outshine talaga yung mod niyo kapag naka-ink kayo. Dahil ang pinaka isa pang pro sa kanya, embossed talaga as in ramdam niyo. And syempre, magnets niya guys, super strong. Yung dating niya para talaga mga premium pads, mga bigate na pads talaga, nandun siya sa tier na yon. Eye-catching conversation starter. Dito kayo. Walang umahalog sa kanya guys. Super ganda ng pagkakagawa sa kanya. Quality. Ewan ko kung magkaiba yung presyo ng matte black tsaka yung ink. Kung andito na lang yung presyo niyan. Tingin ko ito na yung daily drive ko na vape. Ito yung masarap dalin sa labas. No, hindi na siya ganun ka-bulky. Pero alam niyo yun, may dating pa rin. Kung tatanungin niyo yung draw, maluwag siya pag minaximum niyo. Pero pag niliitan niyo siya ng super nipis lang, kaya na siyang i-mount to lang. Hindi na maganda sa kanya. Medyo restrictive mount to lang siya, pero kayang-kaya guys. Hindi na maganda sa airflow nito. Ma-adjust mo talaga siya sa gusto mo. OCC wise guys, super ganda ng OCC nila. Halos 3 days ko na ito ginagamit. Quality pa rin. Hindi siya nagde-degrade sa flavor. Lalo na kung premium gagamit niyo guys, tatagal talaga sa inyo yung OCC na to. Kung di nyo alam guys, ang Aspect, matagal na din sila sa market. Matagal na sila naglalabas ng mga unit nila, which is super quality na nabas nila at hindi na iba yung pad nila na nilabas. May dalawang con lang ako sa kanya guys, which is yung pull tab nito. Itong pull tab na to guys, ng Aegis. Super nipis niya. So tingin ko balang araw may tendency itong masira. Sana naglagay sila ng extra. No? Kasi minsan kapag hinahatak ko siya, may, alam nyo yun, kapag yung gomo, pag hinahatak nyo, may puti na siyang lalabas. Ibig sabihin, parang mapupunit na siya. Minsan nagagano siya sa akin, which is kinakabahan ako. Kaya puti na nagsend sila ng extra. So yun, pinaka ano nyo lang dito, pag-iingatan nyo yung pull tab nung ano, Aegis feel dahil medyo manipis talaga siya. And syempre, yung next con ko pa guys, yung vent holes. So wala talaga siyang vent holes guys.
since sa likod, pag tinignan nyo, wala siyang vent hose. Gilid, wala. So, yun ang problema sa atin. Built-in battery to, guys. So, mas importante sa mga built-in battery yung may vent hose siya dahil hindi natin mapapalitan ito ng baterya. At malo ako tumanda ito, guys. Mali nyo, bugbog na yung battery. So, yun. Halos yun lang lahat ang kailangan natin pag-usapan sa video na to, guys. Abang-abang una ulang ulit sa mga panibago nating vape review. At syempre, i-share nyo yung mga video ko, guys. Kung gusto nyo ako supportahan, i-share nyo. Check nyo yung mga socials ng AskVape, guys. Lalagay ko dyan links in the description. And super thank you ulit, AskVape, sa opportunity na ma-review ang inyong product. Super quality ng product nyo, guys. So, yun. Salamat sa panonood, guys. Thanks for watching. Parehas lang yun. Peace out! Brrrr!